inyong lingkod sa ating arawang update, no, dito sa lungsod ng Maynila patungkol sa krisis na ating kinakaharap sa ating siyudad, bansa at buong mundo tungkol sa COVID-19. At dito man lamang sa maliit naming kaparaanan, ma-update namin kayo sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Mga kababayan, nais ko pong simulan yung ating pag-uulat sa inyo na ipaalam na ngayong araw na ito ay nagkaroon na naman tayo ng 27 na bagong COVID-19 virus carrier na taga-lungsod ng Maynila. Sa atin naman pong suspected PUIs, meron po tayong 50 na bago. At nasa inyo pong screen, mga kababayan, ang listahan ng mga komunidad na naapektuhan sa ating lungsod for your proper guidance, mga kababayan. At nais ko rin ipaalam sa inyong lahat na ngayon po ay nag-conduct po tayo ng about 99 swabbing activities sa mga PUIs natin sa ating lungsod. At meron po tayong 2,254 na naswab ngayong panahon ng krisis na ito. Yan po ang total na dami na naswab natin. Ang swabbing po, para po sa kaalaman ng iba na hindi pa nakasubaybay sa atin dito sa araw-araw na broadcast ng inyong city government. Ayan po ay ang ginagamit ng national government o particular na ng DOH at ng mundo. At yan po ay isang mabisa na pamamaraan na ginagawa ng ating mga health workers, mga professionals, mga frontliners. Kaya po hindi po tayo titigil at sapagkat marami naman pong tayong swab test na binibigay din ang ating national government. At nais ko rin kayong i-update, mga kababayan, na yung ating napadala, meron na po tayong 20, no? Today sa ating DQF o yung bagong tatag na Delpan quarantine na facilities. At marami na rin pong na-test doon at apat nga po sa kanila ay nag-turn negative sa resulta at sila po ay pinalabas na at pinauwi na sa kani-kanilang tahanan and hoping that they will follow instructions. While you turn negative, you still continue to home quarantine, less exposure until the 14th day of the date after nagkaroon kayo ng mga symptoms. But I'm happy for you sa mga kababayan natin na nag-turn negative. At 14 naman ang naidagdag natin, 14 na po ang napadala natin sa Ninoy Aquino Stadium. Ito po ay isang mobile COVID-19 center na itinatag ni Pangulong Duterte at yan po ay nandito sa lungsod ng Maynila. Kaya po mga kababayan, sa atin pong sa inyo po, no, at ako'y patuloy na makikiusap at nananawagan na tayo po ay sumunod sa mga alituntuning pinatutupad ng ating national government at local government with regard to ating ECQ, social distancing, and quarantine. Dahil this is the only way on how to flatten the curve. Madalas niyong napapakinggan yung salitang flatten the curve, pero hindi niyo naririnig yung paano mawala yung COVID, no? Para po sa kaibuturan o kakaalaman o impormasyon ng mga manonood, and I hope you're sharing this broadcast of your city government, kaya po ang kampanya is to flatten the curve is simply because to delay the exponential growth or exposure to our people. Ibig sabihin, kailangan no, hindi tayo mabulunan sapagkat
mabulunan yung ating mga ospital or medical facilities habang bumibili tayo ng oras na yung impeksyon ay hindi maiiwasan, pero kaya nating iwasan na palakhin yung impeksyon sa isang komunidad o sa isang bansa, for that matter. The reason, ang dahilan kung bakit ganun po ang approach ng ating pamahalaan at ganun din ang approach ng iba't ibang matatayog na bansa sa buong mundo ay sapagkat gusto po natin makabili ng oras to pave the way o bigyan daan, bigyan ng panahon ang mga siyentipiko na makapag-aral ng masusi upang magkaroon, hopefully, may awa ang Diyos, ng gamot o vaccine, no, laban sa COVID-19. Sapagkat hindi rin po kaila sa inyo, mga kababayan, na ang COVID-19 ay wala pa pong gamot o wala pa pong vaccine. May mga nailathala sa mga ilang babasahin sa mga medical institutions sa buong mundo. May mga meron silang tinatansya na by October o by December or early first quarter of next year. So, if that is true and if that is possible, so kailangan bumili po tayo ng halos 10 buwan na oras na huwag lumaganap at maapektuhan ang kalusugan ng ating mga kababayan na maaring magdulot ng kamatayan. Ikinalulugod natin at ipinagpapasalamat natin sa Diyos na marami rin gumagaling. While it is true, on the other hand, may mga namamatay. Kaya po, ang pinakamabisa at susi ng tagumpay na pababain yung exposure ng COVID-19 sa ating community ay kailangan magkaroon tayo ng mga tinatawag na discipline or kusang disiplina, no? Mga pamamaraang simpleng kaya namang gawin ng bawat individual. So, I hope maliwanag sa inyo why the national government and the local government is gearing towards that journey with regard to ECQ, curfew, and social distancing. Alam ko po na pagod na kayo, nakakainip, nakakayamot. Gusto nyo nang maging normal ang buhay natin. Gusto nyo nang mabalik sa dati. Sapagkat emotionally, psychologically, and economically, apektado na kayo. Nauunawaan ko po kayo. Pero lahat ng bagay na yan, kaya natin nararamdaman dahil gusto na natin itaguyod ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. No? Lahat yan mababaliwala sa pagpuporsige ninyo, pagtataguyod ninyo na magbuti ang inyong katatayuan sa buhay, no? Kung ang lahat naman ng iyong pamilya ay magkakasakit dahil sa ikaw ay na-expose. Kaya po, konting ingat lang, mga kababayan. Talaga pong mahirap po ito, itong ating kinakaharap. Pero nauunawaan ko po kayo. Kaya po ang inyong pamalang lungsod naman sa maliit nating kaparaanan ay gumagawa ng mga pamamaraan upang maibsan man lamang ang isa sa mga marami ninyong suliranin, particular na yung ating mga makakain o mga konting ayuda na pwedeng maibigay sa ating mga pamilyang Manilenyo. Hindi po kami titigil, hindi po namin kayo iiwan. Kaagapan niyo po kami sa krisis na ating kinakaharap sa syudad, sa bansa at sa mundo.